manaho to. Itong dalawa, bigla akong umano. Tingnan nyo, nasira ko eh. Paano nga, paano? Hindi naman ako kanina na po to eh. Bindang ano pa? Bakit na meron? Bakit na meron issue pa ako kayo? Bakit na meron issue pa ako kayo? At ito na po ang pinakainaabangan nating kaso. Ang complainant po ay si Roderick Villegas, isang truck driver. Reklamo niya ang pickup driver na napanood natin kanina sa viral video. Nangyari raw ang kanyang pagbe-beast mode ng pickup driver sa Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite kahapon. Paliwanag ni Sir Roderick sa research, may iniwasan siya kaya napakabig siya ng konti pakanan. Pero naggalit ang nakasunod sa kanyang pickup driver kaya nag-cut at hinarangan siya. Pagkatapos ay bumaba ng sasakyan at binasag gamit ang tubo ang kanyang power window ni Sir Roderick. Binaliwala lang daw ng enforcers ang nangyari. Ang plate number ng pickup, according sa aming records, ay NCQ4561. Baka kausap natin ngayon ang ating complainant, si Roderick Villegas. Sir Roderick, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Yes, Sir Roderick, pwede pong pakwento sa amin ang mga nangyari bago po itong road rage na to. Apo, una po, papunta po ako sa may pagpipigapan po namin sa may Imus po. Ngayon po, pagdating ko po sa may district mall po, sa may malapit na po sa stoplight. Yes, sir. Mag-i-stop na po yun, kaya pahinto na po kami. Bigla pong may nag-cut sa akin na dalawang kotse. Okay, sir. Yung kotse po na kulay-kulay, yung kita po sa video. Ngayon po, aabutin ko na po siya, hindi na po talaga kakayanin ng preno. Kaya po, pagtingin ko po sa side mirror ko, medyo may distansya pa naman po yung pick-up na itim. Yes, sir. Tama po. Kumabig po ako, iniwasan ko na po yung kotse na pula po. Mm-hmm. Tama para po, po hindi ko mabangga. Eh, may distansya pa naman po sa kanan ko yung pickup na itim po. Kaya po umiwas na ako pa kanan po. Kaya naman po. Nakita ngayon naman namin, sir. No? Yes, po, po. Tinitignan po namin ngayon yung dashcam video, sir, Roderick. Opo, opo. At nakita naman namin na totoong may nag-cut nga sa inyo na isang pulang kotse. At yes, natural po lang naman, at hindi siguro na alam ng lahat, ang preno po kasi ng truck, hindi yan parang preno ng kotse. No? Medyo mahaba-haba po yung lag time. Di yes, po ba? Po, yes, po. At sinubukan nyo namang bombahin yung preno, sir. Opo, opo. Hindi po talaga aabot. Tatama po talaga kayo sa pula pag hindi yung nilihis. Tatamain po yung pula po, opo. Abutin ko na po talaga. Ayun naman pala, sir. So hindi nyo po ginigit-git itong gray na pickup na to. Yes po. Toyota Hilux po yata. Ano po nangyari? Nakita ko po biglang tumigil yung Hilux sa harap nyo at hinarangan kayo sa red light. Yes po. Pag harang niya po, paghinto niya po sa harap ko, yun nga po, dinuduro-duro niya na po ako. Tapos po, pagbaba niya, may dala na po siyang tubo. Paglapit niya po sa akin, wala na pong ibang sabi. Pinapaliwanag ko pa po sa kanya. Sabi ko, nag-cut po yung dalawang kotse. Ayun po sinasabi ko. Yes, pinalo niya po na kagad yung power window. Kaya po nabasag po. Yes, so nakita nga namin dito na kumuha pa siya ng tubo sa kanyang kotse. Mukhang may nakahanda siyang armas sa loob ng kanyang kotse at ginamit niya ito pambasag ng inyong bintana. Sir, na-identify niyo ba yung taong nang basag ng inyong bintana? Hindi po eh. Yun lang po sa video po eh. Yung mga screenshot lang po sa may video po, yun lang po ang ano po. Ibig sabihin, hindi po siya nag-iwan ng kanyang lisensya o hindi niyo po tinanong ang kanyang pagkakakilanlan nung binasag niya pong bintana. Tumakbo rin dito. Yes po, sir. Nangyari po, may dumating po na enforcer po. Yung naka-ano po doon, naka-destino po doon. Yes, sir. Tapos pagbaba ko po, sinabi niya ko po yung enforcer. Sabi ko, paki-hold naman po kasi po, tama, binasagan ako ng salamin. Tama, sir. Counted po yun as isang po roadside incident. Yes, at kailangan ngayon, talaga sabi, magbigayan ng yes, sir, lisensya. Ang sabi po sa akin ni enforcer, hindi niya naman daw alam yung nangyari. Mm-hmm. Hindi namin alam yung nangyari. Sabi ko, paano gagawin? Nag-aaway na kayo. Sabi at hindi ko, man lang po nag-ano, sir. May basag po. Hindi po nag-imbestiga, sir, itong police. Hindi po, sir. Hindi po. Wala po siyang ginawang gunon po. Accident report, sir. Meron ba po? Wala rin po, sir. Ang problema ngayon, kayo pa ang sinisingil sa power window. Yes po. Sa akin po, papabayaran po ng amo ko po. Parang hindi naman ata patas. Nasa linya po natin ngayon si Eduardo Isabela, yung amo niyo po, sir, complainant, no? Mr. Isabela, magandang umaga po. Sir Eduardo, nakita niyo ba po yung dashcam footage ng inyong trabahador, sir? Oo. Ang tanong ko lang po, nakita naman natin na walang
kasalanan itong driver niyo, no? Actually, sinalba niya pa nga po yung truck ninyo, sir. Kung hindi niya po siguro ginawa yung kanyang paglihis sa linya, baka na-total pa nga po yung kotse sa harap niya at yung truck niyo, natenga, papaayos pa natin ng isang taon. Ngayon, sir, bakit siya ang magbabayad ng power window? Well, sabi ako lang nagal para buhay niya yung kasi umalis yun eh. Basta na lang umalis. Pero wala akong balak na pagbayarin yan. Hindi niyo na po pagbabayarin, sir? Tama. Oo, oh, hindi ko naman. Pero yun ay para lang ito. Ayun, pagpanggan natin sa ato. Well, na. Matitrace natin kung sino talaga. Kasi hindi rin ako naganda sa ginawa nung pandemic. Tama, sir. No? Very ayun, importer eh. Pinabayar. Hindi yata makbo. Very good po, sir. Ano, no? Makikipagkulungan no, po kami. Hindi ako nagkakalpas sa mga ganyan ko. Okay, napakahusay po, sir, kapag totoo ka naman. May insurance naman yan. Kung malaki yan, ang dami. Mm-hmm, tama naman po. Okay, ngayon po ang gusto ko, bukod dun sa hindi na siya yung pagbabayarin, no? Makipagtulungan po kayo sana sa amin dahil kayong interested party dito para makasuhan po natin ng maayos itong nambasag po ng bintana nyo. Ipapaalam ko lang po na susuportahan namin ang kaso nyo for tinatawag nating malicious mischief. Ito pong malicious mischief ay nangyayari kapag isang tao sinira or binasag inyong property nang dahil lang sa kanyang malicious intent or gusto niya lang talaga manakit or manira ng bagay. Ito po yung nangyari dito sa traffic incident na to. Tinatawag po natin muli, malicious mischief. Crime po yan at may pagpapakulong po na katapat yan. So kailangan natin kausapin ngayon at nasa linya natin si Police Lieutenant Colonel Gerald D., Chief of Police ng Imus, Cavite. Lieutenant Colonel, andyan ba po kayo sa... Yes, magandang umaga po, sir. Yes. Colonel D., yes sir, may tanong lang po kami kung aware na ba po kayo sa nangyari dito sa insidenteng ito, no? Involving isang pickup truck, pati isang truck na binasagan niya ng power window. Sir, tatanungin ko po yung aking duty investigator, yung ating traffic investigator regarding po dyan sa insidente na yan. Mm-hmm. Kung yan po ba reported sa amin o nag-report po yung truck driver natin, sir? Sir, meron na, so wala pa po tayong spot report dito or accident report na nangyari dito sa insidenteng to? Tama ba po ang pagkakaintindi ko? Yes, sir. Hindi po namin alam sir, kung reported po yan sa amin dito okay. Sa station. Kung naman sir, kung reported naman po, kung hindi pa, pwede naman sir siguro papuntahin dito yung complainant. Yes sir, tama po. Para masampahan natin po ang kaukalang reklamo, kung ano po yung kanyang nareklamo. At the same time sir, malaman natin at backtrack natin sa mga CCTV kung ano talaga totoong nangyari during that time. Sir, na-report niyo na ba po to sa kahit anong police station after po ng insidente? Una po, napunta po ako sa may isang yung malapit na police station po doon sa may pinagpipigapan po namin sa may Liwayway po sa Anabu po. Ano po yung precinct number or police station po, number? Ang advice po sa akin ng police po doon, magpunta ako sa may main nila sa may Bukandala daw po. Yes, sir. Kasi po hindi niya ako maasikaso dahil may inasikaso siyang dalawang banggaan. Okay, sir. Tapos pinuntahan niyo naman po sa main? Ganun nga, hindi nga po ako nakapunta po. Yes po, kasi po, hinintay ko po yung isang papalit na driver sa akin doon sa may pinagpipiga pa namin. Hindi ko po pwedeng basta iwanan yung truck doon. Para safety naman po. Medyo loko rin pala yung unang yung pinuntahan na police station. No? Instead na i-entertain kayo, tinaboy pa kayo. Pwede namang asikasuin mo na kayo ng maayos. Po, meron daw po siyang meron daw po siyang dalawang inaasikasong ganun din po, banggaan po yung inaasikasong po. Sige sir. Anyway, hindi na natin papakilaman yun. Let's move forward para malitis natin ang maayos tong kasong to. Ang gusto kong gawin nyo, sir, is gawa tayo ng official report sa police. Ito yung tatayong katibayan na nangyari po talaga ang aksidente, katabi po ng inyong dashcam footage nyo po, sir, no? Papasamahan po kayo sa staff para mag-record nun. Pero marami po tayo i-discuss ngayon. Doon po sa pagdadrive nyo, sir, itatanong ko lang, ha? Kasi i-establish ko dito na wala kayong kapabayaan on your part. Hindi naman po kayo sobrang bilis magmaneho at the time. Hindi naman po. Ano po kaya ang bilis ninyo nung panahon bago kayo lumihis? Siguro po nasa 40 lang po yun. 40? Yung bago po kami mag-stop po tapos papahinto na puro parating na puro may malapit po sa stoplight. Talagang naka-minor na po ako noon. Ano po, kaya po yung, ano po yung kinakarga nyo at the time nung aksidente? Bali po, empty po ako noon sir. Empty. Wala po akong karga noon. Yes sir. Pero hindi po kaya ng preno ninyo. At the time na nangyari insidente, hindi po kaya ng preno yung tumigil talaga para hindi matamaan yung pulang kotse. Yes sir, kasi po pagka po binigla po natin yung preno ng gunong klaseng sasakyan, trailer truck po kasi dala ko po eh. Mm-hmm, tama po. Pagka bigla natin may, yung preno. Yes sir, may posibilidad po na mag-shete po siya. Yes sir. Para din sa mga nanonood, no, yes. Yung pag-shete ng truck, ibig sabihin, yung ulo ng truck may iiwan, yung likod ng truck magsiswing yes, palayo. Po.
Ngayon pag nag-7 kasi yung truck na iniiwasan ng ating complainant. Mas marami pong po. Tama, mas marami talaga mapeperisyo. Sinasabi ko sa iyo, nakakaubos ng highway yan pag 7 yung truck po, nyo. Kaya po, ginawa ko, kaya pa naman pong iwasan at malayo pa po sa pickup na hindi naman siya tatama sa akin. Ayun na po ang ginawa kong desisyon. Tama po, sir. No? At sa ngayon, hihingi tayo ng tulong sa ating napakaraming netizens. No? Kung alam nyo kung nasaan na ang may-ari, kung nasaan na ang kotse, nang ang plaka ay NCQ4561, maaari pong tumawag lang sa amin. Ayan po, nakikita po natin yung plaka ngayon, NCQ4561. Kailangan po namin ng tulong ninyo. At panigurado, pag nakita nyo ito sa kalsada, huwag po kayong mag-atubili at i-contact po ang polis o kami para po mahanap natin itong ng perwisyo pa ng simpleng trabahador. No? Buti naman, sir, ngayon, narinig ko nang sabi ng inyong mabuting amo na hindi na kayo pagbabayarin. Pero ang gusto ko dito, sir, magbabayad pa din dapat yung nambasag ng inyong salamin. Kung hindi lang danyos, dapat, kung ako lang ang papapiliin, dapat yung mga nagro-roadage na ganito, makukulong rin talaga eh. Sabi nga nila, huwag kang magmamaneho kung lasing ka, pero mas lalo kang huwag magmamaneho pag galitin ka. Marami rin kasi yung maaksidente dito, maraming buhay na paperwisyo kapag galit kang nagmamaneho. Tignan niyo na lang nga po yung nangyari sa inyo, Sir Villegas, no? Yes po, ako. I think nag-report na sa atin yung police at meron tayong registered name for the vehicle with plate number NCQ4561. Ang registered name, hindi ko po sinasabi na yung nambasag ng bintana, itong pangalan na to. Ang sinasabi ko po, ang kotse ay nakaregister under sa pangalan ng Dean Christopher H. Lee. Ulitin ko, nakarehistro po ang vehicle na involved sa accident under sa pangalan na Dean Christopher H. Lee. Verified po ang information na to sa LTO. Dito po ang lumabas sa kanyang rehistro. Bakit po namin pwede gawin to? Dahil yan po ang purpose ng rehistro. Yan po ang binabayad natin every time na nagpapareso tayo ng kotse. Kapag na-aksidente ka, mababalikan natin kung kanino nakarehistro dahil maraming mga hit and run. So again, nakarehistro itong kotse na to with plate number NCQ4561 kay Dean Christopher H. Lee. So kung may nakakakilala sa kanya or kung may nakakakita ng kotse niya, ipagbigay alam nyo lang po sa mga polis. Ngayon po, nahanap rin namin dahil sa rehistro, may address yon. Pinapapuntahan na rin naman po namin sa barangay itong si Dean Lee para po mabilis nating maasikaso yung reklamo ni Mr. Roderick Villegas. Sir Roderick Villegas, ngayon na yes, pa. Hindi na po kayo pagbabayarin ng amo nyo dun sa power window, no? So wag na po kayo mag-alala tungkol dun. Salamat po. Mabilis naman pumayag ang inyong amo. So mabuti naman po yun. Ngayon, mahihingi naman po kami sa iyo is yung suporta niyo po dito sa kasong to, no? Bilang kayo po ang magiging star witness o magiging saksi ng kanyang road rage, sir. Gusto ko makipag-ugnayan po kayo sa staff namin. Kahit po pagkatapos ng tawag na to, kakausapin po kayo ng aming mga staff para po magpunta na doon sa police station at ma-report na po natin yung nangyaring krimen sa inyo. So hang on lang po sa line, sir. Kakausapin po kayo once na ma-off-air tayo. Maring MJ, anong sabi ng mga netizens sa road rage natin? Yari ka, Mr. Lee. Yan ang sabi ng ating mga netizen kagaya na ni Jovan Nakila. Yari ka, kalbo, magtago ka na sa nanay mo. At meron pa attorney, sabi, nasang ka na, kalbo, magwig ka na para di ka makilala. Yan ang sabi ni Nate Starter. Aba, nako, siya po ang kontrabida of the day, attorney Garrett. Nakakaloka. Hindi siya magpatawad ng mga netizen natin dahil alam mo, bentang-benta sa kanila yung mga ganito na talaga nakaka-trigger para sa kanila, para away nila si Mr. Lee. Ooh. At eto nga, si German Hilado, sabi pa niya, walang karapatan magkaroon ng driver's license ang driver o may-ari ng pickup na yan. I-revoke na raw yung license na yan kasi problema sa ibang private car drivers, mayayapa. O, diba? Kaya dapat talaga humble lang. Congratulations dahil meron na po tayong 18.4 million subscribers, wow, sa YouTube channel ni Idol Rafi. 18.4 million subscribers. And make sure po mga kapatid, kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Kasi kung nagtataka po kayo kung bakit wala pong notifications, bakit hindi ako napapadala ng mga latest videos, make sure po na nakaselect po yung all nyo dun sa bell button. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan, basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.